anyo ng isang animoy malaking hayop na may pakpak at kumakain ng tao. Ang target ay mga bata daw o sanggol. Nagkagulo ang mga residente ng tatlong barangay dito sa Iloilo at nakuna ng kamera ang kaguluhang ito. Naniniwala sila na sila ay inatake ng pinaniniwalaan nilang aswang in the city. Nagkakagulo at naghihiyawan. Yan ang mga eksenang rumihistro sa isang video na nakunan sa Barangay Lapos Norte, Iloilo City. Ito'y kuha noong gabi ng 28 ng Marso, 2020. Ang Barangay Lapos Norte, bagamat hirap sa buhay, tahimik at maayos ang pamumuhay ng mga tao dito. Ibang tatrabaho naman sa mga pabrika, mall. Ang kapitan na si Ricardo Flores, hindi raw nahirapan sa kanyang mga kabarangay. Ang aming barangay ay wala naman problema, tahimik naman, peaceful. Pero isang pangyayari ang nagpabago ng takbo ng buhay ng mga residente doon. Gabi ng 28 ng Marso noong nakaraang taon, ilang mga residente ang nakaramdam ng kung anong ingay mula sa bubunga ng kanilang mga bahay. Nakakakilabot at makapanindig balahibo ang kanilang narinig. Mag-umpisa sila mga alas 7 ng gabi pag dilim. May nag-ano sa bahay. Ang mga makapanindig balahibong karanasan nagpatuloy sa iba't ibang mga kabahayan. Meso sa bubong! Meso sa bubong! Magkapit bahay! Meso! Naglabasa na raw noon ang kani-kanilang bahay ang mga residente. Pawang mga nangangatong sa takot. Tumatawag na sabi nila, Kap, hingi kami ng tulong kasi may aswang dito na sa gumagala sa barangay natin. Tinawag ko yung mga tanod. Pagdating ng mga tanod sa lugar, ito na nga ang mga eksenang tumambad sa kanila. Hindi mapakali ang mga tao. Takbo ng takbo. Hinahabol ang noo ay palipat-lipat daw sa mga bubungan ng mga bahay. Hindi raw alam noon ng punong barangay kung paano pakakalmahin ang kanilang mga residente. Walang ganito eh. Tahimik yung lugar namin eh. Ito yung unang pagkataon na dinalaw kami dito ng aswang. Habang nagkakagulo ang mga tao, ang 27 anyos naman na ginang na si Maria Victorio Alonso ay nooy aligaga rin. Noon kasi nawawala daw ang 5 taong gulang niyang anak na babae. Nak, dito ka lang muna. Punta kay tita, hindi na makalik-tikan ha. Ito ka lang mag-aalis ha. Saglit lang daw niyang iniwan ang anak sa loob ng kanilang bahay para puntahan ang kanyang kapatid. Manghiram po ako ng electric fan. Kasi po sira po yung ano namin ng electric fan. Nak! Nak! Pero laking gulat daw niya nang wala na siyang madatnan sa kanyang pag-uwi. Nak! Nak! Pagbalik ko, wala na po siya, pero nandyan po yung tsinelas niya. Nagsimula na raw na gapangan ng takot ang buong katawan ni Maria. Kahit saan po, nilibot po lahat namin dito, wala. Dinalot ng matinding takot ang mga residente dito sa Barangay Lapus Norte, dito sa Iloilo. Dahil sa pinaniniwalaang umano'y pagsalakay ng hindi maipaliwanag na nilalang. Pero hindi lamang pala ang barangay na ito ang sinasabing sinindak ng mga pangyayari. Dahil mismo ang iba pang barangay tulad ng Barangay Mansaya at Barangay Barrio Obrero ay naniniwalang mga residenteng sila man ay
ginambala ng paninindak ng kababalaghan. Binulabog din yung barangay namin tonight. Ang barangay chairman na si Erico Hotilyosa, nakita kung paanong binalot ng pangamba ang kanilang mga kabarangay. Patrolya sila noon nang gambalain sila ng sunod-sunod na hiyawan. Kasagsaga ng ECQ during nagro-ronda kami. So, matahimik ang barangay. Mga banda oras ng alas 7, alas 8, dinulabog kami ng ano, tawag nila, aswang daw. May nakita daw sa itaas ng bubong. Isa sa mga umalingaw-ngaw na hiyaw ay nagmula sa tahanan ng pamilya Baldonado. Ang 48-anyos na si Jenny, matindi ang hilakbot na naramdaman nang makita daw mismo ang nakakatakot na aswang. Nakita namin, dito kami nagtulog sa kabila, sa taas, tapos bigla lang naglumabas yung kamay, tapos mahabang kuko. Pagkakit sa bubong, nakita ng kapitbahay namin na lalaki, nakita niya yung mata na gasiga, lalaki at saka babae. Tingin niya, puntirya daw ng mga aswang ang kanyang apo. Sadyang mailap daw ang mga pinaniniwala ang aswang na sumalakay sa dalawang barangay. Pero hindi pa pala doon natatapos ang paghahasik ng takot ng umano'y mga aswang. Sumunod namang dumapo ang paninindak sa mga bubungan ng mga taga Barrio Obrero. Ang barangay chairman na si Ricardo Dino Jr., hindi inasahan ang pagdating ng mga misteryosong mga bisita. During that time, nasa checkpoint kami kasi kasagsaga ng COVID pandemic tayo sa last March. Nagsigawan yung mga tao at saka na-alarma tayo. Doon tayo, may mga barangay official tayo doon, Tanod, PSTMO, hinahanap yung sabing aswang. Tapos bigla na lang may parang may lumipad sa isang bubong ng bahay. Ang mga nagkakagulong tao hindi na maawat sa paghabol sa mga pinaniniwalaang aswang. Lumipad siyang parang napakatayog ng talon. Nakalanding siya sa tangke ng mga oil depot. Parang ang layo ng talon niya. Saka nawala. Pero si Ginang Maria Victoria naman, halos masiraan na ng loob na muling mahahanap pa ang batang anak. Takot na takot po. Kinuha yung anak ko, baka hindi na ibalik. Makalipas ang 3 oras, pagkabalik ni Maria sa kanilang bahay. Oh my God, mami, nasakot sa'yo. Saan ko galing? Diyan din po, kung saan po siya kinuha, doon din siya binalik. Hindi po siya umiyak, nakatayo lang po siya, nakatulala. Ang kumuha sa kanya, lalaki. Tapos ang pangit. Meron po siyang pakpak. Ito po yung bahay namin. Sigurado si Maria na hindi raw ordinaryong tao ang kumuha sa kanyang anak. Hindi yung bahay namin kasi, sako lang dyan dito. Nang nalaman namin na malaki na yung butas, naisip namin na baka dito siya dumaan papunta sa taas. Ang deskripsyon na ibinigay sa amin ni Maria Victoria batay sa paglalarawan ng batang anak niyang kinuha raw ng aswang
tumutugma rin sa mga paglalarawang ibinigay ng ibang mga umano'y nakakita sa nilalang. Mahaba yung kuko, tapos iba yung ano, yung itsura, tapos yung dulo, yung tainga mahaba. Mahabang balahibo, matangkad na malaking tao na pangit itsura. Sa tulong ng artist na si Cecile Ann Binyas Lim at mga deskripsyong ibinigay ng mga residente, ito raw ang itsura ng mga aswang na umatake sa tatlong barangay dito sa Iloilo. May paliwanag naman ang anthropologist na si Professor Alicia Magos ng UP Iloilo tungkol sa umano'y mga aswang. Yeah, possibly ang nakita nila is an ordinary person, a man or a woman who is going through some difficult stages in life, let's say a period of death where he goes from one stage to another, no? Kung sa science, sabi mo mayroong adrenaline rush. That's why he jumps from one place to another. May katotohanan man o wala, ang mga sumalakay ng gabing iyon na pinaniniwala ang aswang sa Iloilo. Mahalagang aral sa komunidad ang naging pagkakaisa nila para protektahan ang kanilang pamilya laban sa banta ng mga nais manggulo sa kanilang katahimikan.